Fresh pag fresh. Pag may nagtanong daw ng how are you, dapat sa sabi lagi, I'm great. Kahit masamang loob mo, I'm great. Or, I'm better than yesterday. Yes. Para kang kanda, no? I love you more today than yesterday. I'd like you to meet Mark. Hi, Mark. Bakit kayo? Mapapatwin ba ako dito? Magtatagalog po ako. Kala ko Koreano. Sabi ko nga sa iyo, mukha siya ng F4. Di ba? Nawala ka makilala. Kaya nga itong si 0712, animal ba ang arrived ni Chef? Translation, hayop ba ang dating ni Chef? Pag tumawa si Chef Mark at tunog niya ang tawa ni Chef Tristan, Buti Man One cooking show that will be a blast. I'm a fan from Alex of Quezon City. Alam mo, totoo yan. Pinag-uusapan na nga namin kung paano gagawin namin siyang regular. Di ba? May oras kaya sa atin. Siguro lalaking kaldero binubuhat niya, no? Kasi laki ng katawan niya, no? Pinagbubuhat niya? Saan? Sobrang seldom po. Sobrang seldom. Sobrang seldom pa yan, ha? Sa letter D mo na katawan, ha? Ano binubuhat mo, baka? Ano po? Ano, just try to imagine yung mga kalderong galing sa hotel. Just try to imagine, we are serving 300 guests. That's just for breakfast. How about lunch and dinner? Just try to imagine that. You know, pagka meron po kaming 300 packs, that's just normal po. Minsan nagpa 500 kami, buong ballroom. Packs meaning ano, person. Kasi pakalam nila kung ano yung packs na yun. Sorry. Alright. 300. That's just a firm regular. You know, pagka ang mga Japanese po kasi dun sa pinag yung sa resort hotel na pinagtrabahuan ko. Mostly po ang mga ano nila, it's Koreans, Japanese, yung mga clientele nila. Alright. Now, just imagine how kumbaga sabihin natin very bonggation sila pag ayaw nilang napapahiya, ayaw nilang napapahiya, so all out sila, you know, all our ano, you know, tenderloins mula sa aperitif hanggang sa from aperitif to dessert, kumpleto po yun, pati wine, etc. Exactly. You know, champagnes overflowing. Inuwi na namin yung iba. Ganun klase. So ikaw nagbubuhat at mga ganyan, so talaga kami po, we have a team. Ilang beses ka na nasunog sa pagluluto? So much. Wala pa naman po. Pero if you see my scars all over, you know, burns all over. Parang nasumuko ba rin yung damit? Actually, yung kinikwento ko nga po kay Sister Rachel when we went to Katulog in summer. The reason why I have a long hair, actually, hindi naman siya long, shoulder length, you know? Actually, I had a scar before here at the knee. When I was in San Diego, doing probably siguro every day right around 150 packs po kasi. One dinner and there. Every day. Ano, lunch on lang yun? No, dinner. I'm a dinner cook po. San Diego, California, I'm one of the privileged po kasi doon. Kasi I'm the only Asian that is there. Opo. In the brown skin po, everybody was white. Brown skin pa pala siya noon, ano? Yeah, it was white, black, and then Mexicans. Yeah. So, you're brown. Tama. Pero ano siya pagkakamalan siyang Chinese? Sorry, in Korean. Korean. Chinese kasi. And then after which, it was so busy, I had to pull out one tray. And then, when you say tray, get food tray po. Food tray from the oven. Okay. From the oven, so it's supposed to be blistering hot. Blistering hot. Alright. Exactly. And then after when nilabas ko po siya, I had to carry it because I can't carry it like this. Alright. Okay, it was too hot. So I had my hand towels. Okay, double na yan. Pag ganun ko sa kanya, so of course, I had to close the door. Okay. And after which, siguro yung momentum ko. Close mo ng door, hawak mo yung blistering tray na bakal ito. No? Yes, parang, kumbaga, parang it's stainless steel. Alright. Pag ganun ko sa kanya, I had burn here. Tumama sa liig mo. So since that time on, I had to grow my hair long because to cover up the scar. Pero I think wala naman ang keloid or what? No, hindi naman po. Yung mga scar ko po dito, medyo puti na siya, pero as much as possible, these are the marks of a cook. You know, people ask me, are you a chef? I'd rather be called a cook.
Kasi if I can't cook, so don't call me chef, di ba? So as much as possible, we call you Mark. Thank you. Thank you so much. Sabi ganun bang mga chef na hindi nakakaluto? Hindi po, kasi they want the title eh. It's not about the title. Yes. You know, I'm a registered nurse as well, RN. That's the title that I earn. You have to earn something really, really, you know, you have to work hard for it po. Yeah, so yeah. Before you have to be called, ano, so yeah. So yun ang mga karanasan mo, na nasunugan ka, nahiwa ka, na yes, blister ka. Racial discrimination. Exactly. Hindi yung mga white ka ng... I don't know. I had one instance po, my Singaporean chef. Actually, he's a Singaporean Malaysian. Nagalit po sa akin. It's because hindi ko po nagawa yung inutos niya sa akin. And then after which, binato ko ng sandok. Thank God, dumaplis lang sa akin. Pero sabi nila, sumuko daw sa HR. Pero sabi ko sa kanila, if that chef is not trying to teach me, hindi niya ako babatuhin. So I appreciate na babatuhin niya ako. It's because he wants me to learn. And from that moment, right. I learned. You learned? Ano bang pinapagawa sa'yo? Actually po, marami po eh. Marami po. He was a head chef. Tapos meron po kami this dinsum. Head chef po siya. Head chef siya ng can I say, resort? Resort. Can I say? No, sa Mactan. Sa Mactan. No po. Sa Mactan Resort. Yes. Okay. It's a Mactan Resort. And then, one of the restaurants, we have 7 restaurants po doon. And after which, yung ano na yun, he's the head. And may dinsum chef. So, pinapagawa. Inuutusan ako nitong dinsum chef. Inuutusan din ako nito. So, I don't know who to follow. Uh-huh. And they both have the same position. Okay. So, and I'm just a regular cook. I'm a commie. So, I had to listen. So, yun. Pero anyways, it's part of the learning process po. So, I'm very happy. I'm very happy that I got to the position where I am right now because of them. Mm-hmm. And I'm forever indebted to those siguro people. Siguro ngayon, pag naging chef, naging gano'ng katulad na nun ng bato sa'yo, hindi ka naman mababato. You have to ask my student. My student is kasama niya si Lincoln. Bumati ka naman, Lincoln. At nang sa ganun, makita naman nila. Serve po ng tao. So, may ngiti ng tao. Na kumakain sila ng niluto. Masaya po. Opo. Wow. For example, di ba nag-serve ko ng pagkain? Oo. Kung nakita mo yung tao na kasimangot sa pagkain, hindi ka matutuwa. Hindi sinasatisfied sa kinain nila. Mahal daw dyan pag-aaral ng ganyang culinary. Totoo ba yan? Depende po naman po sa eskwela. Pero yung eskwelahan po namin, affordable naman po. Affordable? Opo. Mga 300,000. Ah, wala po kami, sir. 250 lang. Babalikan natin ang ating mga panahon si Lincoln. At syempre, si Mark. Yes, maya-maya pa. Pagkatapos po natin marinig ang mga pagbabalita. Mula kay Marian Navales Pulgo, kabataan naniniwala pa rin sa diwa ng EDSA. Marian, come in.